Yeah, Yusek, mapunta po ako sa alam niyo naman po tuwing nandito kayo tinatanong ko kayo tungkol sa mga QR code at saka interoperability ng data. And nabasa ko po kasi sa PhilStar si Yusek Jonathan Malaya, sinasabi niya, "Uy, yung VaxCert pwede nang gamitin ng mga tao." I'm not quite sure what that means because I had occasion to use VaxCertPH before. But that was because I was traveling. I'm wondering, yung VaxCertPH ba po, pwede nang gamitin ng kahit sino ngayon? I mean, anybody can now apply for a QR code with VaxCertPH? Yeah, that's correct. Ang problem lang natin, I think nasa 70 or 80% pa lang ang nage-generate na data because ang problem natin sa ating encoding is not all LGUs are encoding the data of every individual vaccinated. That's number one. Number two, every time merong kulang na data, hindi rin nagpiprint or hindi rin lumalabas sa ating VaxCertPH, no? But of course, if we get to see our names in the VaxCert website, pag nakapag-generate na kayo, pwede nang gamitin all over the Philippines in vice the vaccination pass, no? Or vaccination cards. Sa ibang bansa naman, again, we're looking at reciprocity, no? Any country outside of any country other than the Philippines that recognizes our VaxCert PH, we also recognize their corresponding vaccination certificate. So it's more on reciprocity if we're talking about traveling abroad. Okay, so let me just recap the good news and the bad news there. I mean, sabi niyo po kung tama pagkakaintindi ko. So the good news is you can try. You can now go to VaxCertPH. Google niyo lang po yun. That's all I did. And you'll go to VaxCertPH. At you can try searching for your records there. Kung nandon, you can generate a one QR code. Tapos yun na yun. Kikilala na parang passport mo na yan sa buong Pilipinas. And for that matter, even travel abroad. No? Pwede mo nang gamitin yun, di ba? Correct. But, okay, doon po tayo sa bad news. Yung parati nating tinatanong. Eh bakit po ito? Why are we still stuck talking about LGUs na hindi pa nag-e-encode at meron pang mga database na hindi pa nare-recognize ng VaxCertPH? We've been asking this for more than a year already. Why is it taking so long? Well, right now, naghahabol na sila, no? Because medyo nag-slow down yung ating vaccination. But at the time kasi, especially in the last 2 months of last year, talaga ang dami nagpapabakuna na yung pag-e-encode became a secondary act on the part of the LGU. But we were telling them from the very beginning na pag nagpabakunahan na automatic by the end of the day at a certain time kailangan na pasok na yung mga data nung nabakunahan at yan ang aming ina-address for the last 2 months pero ngayon dahil gumagaan medyo kumonti nagpapabakuna nahahabol na. I remember at the time we were at 60% but at least right now nasa 70 to 80% na nahabol na. So nationwide, 70 to 80% ng mga nabakunahan na are actually now getting recognized by the VaxCert system. Okay, that's good. Ipapasok na, correct. Awesome.